Ayan, good morning, Sadik. Ang video na to ay sasagutin natin yung mga tanong ng ating mga viewers. Ayan, especially yung tanong ni Ken Condesa. Ayan, shoutout sa iyo, bro. Ayan, ang tanong niya is, madali lang ba ang trabaho ng merchandiser dito sa abroad? Ano ba mas maganda? Merchandiser ba or salesman ang a-applyan? At magkano ba ang sinasahod ko dito sa ating company? So kung gusto mong malaman ito, panoorin mo ito sa dip hanggang sa huli. Dito tayo, papagas muna tayo. Assalamualaikum. Oh, pare, walang salam. Good morning, pare. Good morning to you. Pagkas muna tayo, guys. Check nga natin kung magkano ang presyo ng gasolina ngayon. Come, gasoline. How much? 150. Hindi makikita. 150. 1 real and 50 halala ang halaga ng gasolina ngayon. Ayan, sasagutin natin yung mga tanong ng mga ating viewers. Pero bago yan, since katapusan ngayon, so alam nyo na kung ano yung gagawin natin. Daming nakapila, guys, pero sarado pa. Ayan, dito kami nagpapadala. Ang bukas niya is 9:30 to 5:30 p.m. Ayan, magpapadala kami, guys. Kasama Pilipino, ayan, pila dito. Ito ganitong sakripisyo ng ano, sa OFW. Kasama sa sakripisyo to. Magpapadala ka na, pipila ka pa. Dito kami nagpapadala. Sa Pauri. So ang bukas niya is 9:30. So, malapit na, kaya nakapila na kami. Saan ka sa ating Brad? Cavite po. Ayan, si Cavite. Ito si Jan. Ayan. Ito, pauwi na. Ito si Luke. Abangan nyo ito. Indoro, sir. Ayan. Shout out kay Luke. Isa rin sa mga follower natin yan si Luke. Pag nagla-live stream tayo, laging nalang. Ayan. Ayan. Saka may ibang lahi. Ayan. Nilike ko yung ano mo. Yung video? Ayos, Brad. Isa sa mga sagot sa tanong na madali lang ba ang trabaho ng merchandiser dito sa Saudi Arabia. Yan, ito yung second market ko na to. Ito yung i-display ko ngayon or ito yung aayusin ko. Ilalagay ko dito. Yan, so yun ang trabaho ng merchandiser dito. Ang fresh merchandiser naman. Ibig sabihin. Yan, so yan. Mga trabaho namin. And syempre, i-check mo yung expiration date. Ayan, tulad nito. Consume before January 5. So, dapat mabantayan mo yan. One day before, dapat tanggal na yan. And meron naman kaming laban. Ayan. Ang expiration naman nito is consume before January 8. So 2 days before, dapat matanggal mo na yan. So meron kaming yogurt. Ayan. Consume before January 11. So 2 days before, dapat matanggal mo yan. Ayan yung mga binabantayan namin. Ayan, juice. So consume before January 27. Dapat ma-pull out na yan. Ayan, 5 days before naman yan. So ayan, meron kaming milk. Marami kaming produkto. Meron kaming mga flavored milk. Ayan, so January 4. Ayan, may production siya dun sa taas yung December 28 ang production niya. Ayan, laban. Few minutes later. So,
ayan, sadik, no? Ayan, tanggalin ko pala to. Kasi gumagamit ako nito kasi everyday nasa fridge ako. Ayan. So, disclaimer lang, no? So, this is not sponsored of our company. So, this is just part of my recreation. So, libangan ko lang din to. Gumagawa ng mga short video. Kaya ako naipapakita sa inyo yung aking mga ginagawa dito. So, bilang isang merchandiser dito sa abroad. Ayan, guys. Ayan. So, ito yung expired na natanggal natin. Ayan, tulad nito. So, 5 days before kasi tinatanggal namin dito. Ayan. Ayan, tulad nito. So, ito yung mga expired na natanggal natin. Ayan, tulad nito. Ayan, so, ayan guys. Ito yung tapos natin. So, lipat tayo sa ibang market. So, I hope may papakita ko yung deliver natin sa ibang market. Ayan, so, ito yung last market ko. Ito yung delivery ko. Ayan, so, meron kaming long life, guys. Ayan, ito yung long life. Then, ito yung fresh delivery. Ayan, konti lang ang delivery ngayon kasi Sunday ngayon. So, December 29. So, advance Happy New Year na sa inyo. Ayan, merchandiser naman siya ng chicken. So, ayan, ibang company naman yan. Ito yung delivery nila, guys, sa Almaray. So, ayan, at kung tinatanong ni Kabayan na kung madali lang ba ang trabaho ng salesman, so, ang trabaho ng salesman kasi is sila yung responsible sa pag-deliver ng mga product. Ayan. So, ang ordering naman, tulong na lang kami. Bilang merchandiser, kumukuha rin kami ng order kung ano yung out of stock sa store. Ayan, tulad nung sa isang market kanina. So, last market ko na to. So, matatapos ako dito mga isang oras kasi i-display ko rin yung mga long life. I-check ko lahat ng mga expired. Ayan, sabi ko nga kanina yung pag-check ng expired dito, no? Napaka-importante kasi once na may nahuli sa'yo na expired at na may customer na nag-complain, especially local dito, no? 5,000 real ang fine sa dik, no? So yun yung pinaka-disadvantage naman dito sa fresh item. So nag-start ako ng trabaho 5:30 AM, malis na ako sa bahay. So matatapos ako before 12 ng tanghali. Tapos afternoon, we will go outside mga 4 PM hanggang alas 6 naman. So evening na ruta, mag-take ng mga orders, mga PO. So ibibigay namin sa salesman. So mag-take ng orders ang merchandiser, ibigay sa salesman or ibigay sa mga sales supervisor, and then i-deliver ng salesman. So meron target din ang salesman kung magkano yung sales target nila. So yun yung i-distribute nila sa ilang market. So, ayan, kanina, sumingi tayo sa pagpapadala. So, ang palitan ngayon sa dik is 1353. So, dun sa tanong ni Ken, or dun sa sinabi niya na ang offer daw sa kanya is 1,850 real yata yon. So, basic niya yon. Tapos, bukod pa yung 1,000 na allowance niya sa food, transpo yata yon, and housing. So, kung i-times mo sa dik ng 13.53, so umaabot na siya ng 25,000 more or less. So yan, depende kasi sa lifestyle natin, no? Kung okay na sa'yo yung sahod na ganun or hindi pa, so it's up to you kasi magkakaiba naman tayo ng psychological wallet, no? Ang basic ko is almost ganun pa lang, so nasa 1.8 pa lang ako, so magpa 5 years na ako rito. Pero iba kasi yung tinatawag na basic salary at saka yung sasakurin mo. Kasi dito pag nasa sales ka, especially kung nasa company merchandiser ka, meron at meron kang commission dito. So bibihira lang yung company na hindi siya nagbibigay ng commission at saka overtime. Yan, maaring wala kang commission pero meron kang overtime. Yan, kasi tulad namin, wala kaming day off, no? So broken time kami. So kahit Friday pumapasok kami. So meron kaming fixed overtime. Tapos kung may mga trabaho kami na halimbawa may mga local na umabsent dito,
So, kami yung tumatrabaho sa trabaho nila. So, overtime po yun. Yan, at saka may mga holiday din. At dun naman sa tanong niya na kung anong mas magandang applyan, salesman ba o merchandiser. No? So, ang advice ko, targetin mo yung salesman. Kasi ang salesman kasi, pwede silang mag-push. No? So, kung masipag yung salesman, kung masipag ka bilang salesman, pwede kang mag-take ng order at saka i-deliver mo. As a merchandiser naman kasi, kahit na masipag ka na merchandiser, kahit na take ng mga order, no? Kahit gusto mong kumuha ng mga order, gusto mong makatarget, kung yung salesman mo naman is tamad, no? Yung mga ordering mo is hindi naman dinideliver, so yan, hindi ka makakatarget dun sa gusto mong sales. So, at depende sa area mo. Yan, tulad ko kasi ang area ko is Taban, yung tinatawag namin dito, no? So marami na kasing nag-open sa magkakatabi na kasi almost. Kaya medyo mahina na yung commission. Pero kahit pa paano, meron pa rin naman. Kaya lang hindi tulad na dati, no? Na ang commission namin ay halos pumapantay sa sweldo namin. Ayan. So, by the way, no? Salamat pala sa panonood mo dito sa ating short vlog, Sadik, no? Kung may mga question ka, so mag-leave ka lang ng comments dyan sa baba. Sagutin natin sa vlog. At pwede mo rin akong i-message sa Sadik Lakay TV. And ilalagay ko na lang din sa mga description box yung mga nagawa nating video patungkol sa merchandiser at salesman. So i-check mo na lang yung description box natin. So again, maraming salamat sa panonood mo. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, no, please click mo na yung subscribe button at notification bell para sa mga susunod na vlogs natin ay ma-update. Yeah. God bless to you and advance Happy New Year.